Narinig niyo na ba yung kwento ni Boy Bastos? Nagdadrive yung tatay ni Boy Bastos nang biglang may humampas na malaking titi sa windshield. Sabi ni Boy Bastos, "Tay, tay, ano yung humampas sa salamin natin?" E di siyempre, yung tatay, para hindi madumihan ang isip ng anak, sabi niya, "Ay, naku anak, wala, langaw lang yun." Sabi ni Boy Bastos, "Tangin ang langaw yan. Ang laki ng titi." Sa isang siyudad na may 12 milyon residente at libo-libo ang walang trabaho, nagiging desperado ang mga tao sa paghanap ng paraan para kumita ng pera. Para may mapakain sa kanilang mga pamilya, ay kumakapit sila sa patalim. Naghahanap buhay sa maling gawain. Ngunit hindi lahat ng masasamang loob ay gipit o walang choice. May ilan na may nana ang kanilang hanap buhay. Hindi sila laging gutom o mahirap. Sila ay naging kriminal dahil ito ang inaasahan sa kanila ng kanilang pamilya at komunidad. Naging kriminal sila dahil doon sila magaling. Well, hindi lahat magaling. Jangan. May isa pa, isa pa. Ano? Palpak na naman kayo, ano? Carlo, kasi tumakbo eh. Toro? Okay ka lang? Okay lang po, Kapaing. Eh, mas malang talaga yung pakiramdam ko eh. Kung wala akong lagnat, binugbog ko yung babae na yun eh. Babae, bumugbog sa'yo, to! Tay! Tay! Huwag nyo naman lakasan, baka mamaya marinig pa ng iba eh. Ano? Napaka-defensive mo? Eh, bumalpak kayo, di ba? Wala kayo na pala. Oh, asan? Ikaw, Toto, pag nagpapabugbog ka, pag sinusuntok ka, hablutin mo yung relo. Ngayon, kung sisipa ka, yung sapatos ang hablutin mo. Ikaw naman, kung tatakbo ka, mang-hablut ka kahit anong pwedeng hablutin. Sombrero, wilo, kaya hairpin. Kaya lang hindi abot. Oh, labalot. Abangan nyo na yung mga yan. Huwag nyo itatagilid, ha? Sisira yan. Balot! Oh. Mukhang tiba-tiba kayo, ha? Mga brand nyo yung mga yan, tay. Nasipat namin sa QC. Ayos! Ayos, ayos! Mga brand nyo yung yan, gila ng QC. Eman! Oh, silang gayahin ninyo, sila Balot! Sigurado, sila na naman ang pinakamalaking dilihensya. Kayo, lalo na ikaw, Eman, mag-apprentice na lang kayo sa kanila. Mag-improve pa kayo. O, sige na, magpahinga na kayo. Eman, Eman, diretso sa bahay, huwag nang tumambay. Psst! Sikat masyado yung si Balut, eh. Alam mo sino magaling. Ano, tsambalero lang naman. Paano, Chamba? Eh, di ba mula simula sila yung number one dito sa Barangay Husay? Tsaka hindi pa sila pumapalpak, di ba, Eman? Chamba nga lang yun. Sado kang bumibilib kay Balut, panibasa, tanga ka eh. Nisiswerte lang sila. Mas magaling kaya si Eman doon, may malas lang tayo. Mas magaling talaga ako kay Balut, ha? Problema kayong dalawa eh. May tae na nga kayo, tatangan nyo pa.
pa yung itlog na yun. Maasahan niya si Ben at Arari. Si Ben? Maasahan si Ben Eman? Paano maasahan yun ni bakla yun? Hindi naman nanalong sutukan sa akin yun eh. Sa babae nga, knockout eh. Si Ben ka pa kaya? Lucky punch nga lang yun eh. Lucky punch nga lang yun eh. Nakanilalagnat nga ako nun. Buti nga ako, hindi ako tumakbo katulad mo eh. Ikaw yung malas dito, kaya palpak tayo eh. Nasaan yung isaw ko? Ah? Ano yun? Natigda dalawa tapat tayo? Sino kumain na share ko? Ayan ha? Oh. Ano, eh, tignan mo yung bunga nga niya, no? Bunga lang kumain. Bukaan niya lang alam gawin nito niyan eh. Kumain eh. Dapat palitan mo niyan eh. Nakasawa na ako sa ganitong buhay. Isaw na lang, di pa tayo makabili, oh. Ang mamali sa ginagawa natin, ah. Kasi pag naman tayo ma-hold up, ah. Maganda naman yung mga plano ko, ah. Malas lang talaga tayo, man. Hindi. Hindi, sa palagay ko dapat makaisip na tayo ng bago, eh. May naisip ako, ah. May naisip akong plano. May naisip ako kay Sela Balot, hindi nila maiisip to. Ah, magpapanggap tayo multo. Ah, okay? Magpapanggap tayo multo, tapos dapat yung costume dapat kumpleto. Yung pati dugo, pati yung mga puti-puti. At tapos, yun, tatakutin lang natin yung target. Tapos sa sobrang takot niya, sigurado kakaripas siya ng takbo. Oh, teka. Paano natin makukuha ang gamit nila kung kakaripas sila ng takbo man? Hindi. I mean, sa sobrang takot ng target, siyempre maninigas siya. Tapos kukunin natin yung gamit at saka siya kakaripas ang takbo. Ganun. Gana pa ba yun, man? Hindi naman totoo yung multo. May naniniwala pa ba doon? Tanga ka ba? Totoo ang multo. Hindi ka pa ba nakakakita? Hindi pa. Jesus. Pero kung makakita ako ng multo, hindi ako matatakot doon. Bakla lang ang maninigas sa titi sa multo. Mukhang malabo talagang gumana yun. Eman, ah. Huwag na lang kaya tayo maging hold up, Eman. Gago ka? Yung tatay ko ay pinakamagaling na hold up sa kasaysay ng barangay, tapos yung kaisaysay niyang anak hindi mag-hold up? Hindi, anong kala mo? Hindi pwede yun. Hindi ako papayag. Nakatamad na ang pumunta dun sa meeting. Nasartalo na naman tayo, panigurado. Oh, ito na pala yung dream team eh. Number one na naman sila ni Balot, oh. Sa susunod na linggo, ha, dapat mas malaki pa nitong bigay ninyo. Huwag ka kayong tatamad-tamad. Padalaman nyo namang na marami tayong kakumpetensya. Ah, boss. Sila Eman, hindi mo pa nababanggit. Hindi, babawi na lang kami next week, onyo. Never pa nga kayo nakapagbigay. Alam mo, kung ako lang mas susunod, itinanggal ko na kayo dito sa listahan. O, tanggalin mo na, boss. Hindi, magantay lang kayo. Magantay kayo lahat. Sigurado, next week, number one na kami. Tanginan nyo. Okay lang kahit nasa panghuli kayo. Basta hindi lang kayo zero dito sa listahan ko at matutuwa ninyong ama ninyo. Ano? Next week uli. Kayong tatlo, may iwan kayo dito. Migoy! Ito si Eman, anak ko. Si Carlo, si Toto. Si Nicoy, bago lang siya dito. Anak siya ni Canardo, yung dati nakatira dyan sa kabila. Mabait yun. Pinapakopya ko ng exam nung bata kami. Hello? Si Nicoy, ang bagong miyembro ng grupo ninyo. Ha? Anong pinagsasabi mo, Tay? Eh, mukhang kailangan nyo na talaga ng bagong miyembro. Ilang taon na kayong hold-upper. Pero kahit kailan, hindi kayo umangat. Kahit pambili ng isa, wala kayo eh. Pero kapayin sa buong kasaysayan ng mga kriminal sa Barangay Usay, wala namang grupo nagkaroon ng apat na members. Never. Oo nga, Kapaing. Isang grupo, apat na membro. Ano to, basketball? Basketball? Tang naman eh. Lalo kami pagtatawanan yan eh. Wala pa akong experience sa pang-hold up.
pero mabilis naman ako matuto eh. Tsaka nag-research na rin ako. Natutunan ko na marami pwedeng gawin sa pang... Research, research! Walang silbing research mo sa kalsada. Kapaing, wala akong tiwala dito. Mukhang rich kid to eh. Umalik ka na sa library, doon ka mag-aaral ng research mo. Maganda nga yung may isang miyembro man sa inyo na may utak. Hindi kagaya ninyong tatlo, sabak ng sabak, hindi nag-iisip. Kapain, ganun talaga pag mang-hold up, kailangan buwan loob mo. Ay wala namang nagsiseryoso sa inyo na hinuhold up ninyo. Ginugulpi ka nga ng babae eh. Eh mukhang di tatagal sa kalsada yan eh. Pabigat lang yan, dagdag pa sa atian. Wala naman daw ko yung kinikita eh. Gago ka. Gusto mong pisilin ko yung bayag mo? Ta, hindi na namin kailangan na isa pa, membro. Nilalagdat nga lang si Toto, kaya hindi kami 100%. Pagka umaisip, pakiramdam niya arangkada na uli kami. Ano nga arangkada uli? Kailan ba kayo marangkada? Puro kayo kapalpakan eh. Ikaw nga, tanda-tanda mo na, wala pang nangyayari sa karir mo eh. Ano ba talagang plano mo sa buhay mo? Basta, isama ninyo si Nicoy. Salamat po. Tingnan mo na, kahit upuan sa pas, walang pang-apat. Abnormal naman kasi talaga yung grupo na apat eh. Tangina, lalo tayong mamalasin yan. Hoy, Nicoy. Doon ka, umupo sa likuran. Para kunyari, hindi mo kami kilala. Sige, sige. Paano gagawin natin dyan, Eman? Mukhang pabigat lang sa atin yan. Oo nga. Tsaka sinasabi niya na pa-research-research ba? Woo! Mukhang wala namang alam yan eh. Mas mukha nga ang tanga kay Carlo yan eh. Ah, para kasing tanga mo. Mas tanga kaya kaysa sa akin. Mas tanga ka. Tanga! Tanggo ka eh. Tanga! Wala tayong magagawa. Puto si tatay yun eh. Basta tatay gawin, hayaan nyo siya sumunod sa atin. Susuko din yan. Naririnig ko kayo. Ilan? Tatlo. Ano to? Sabi nyo kanina, tatlo. Ayan, tatlo yan. Isang daan ang isa, tatlong daan lahat yan. Ha? Ano? Diyos, isang daan isa? Oo. Hindi naman kami bibili ng Diyos ah. Tsaka kalalami ko, Dr. K. Eh wala na. Tinusok ko na yung straw eh. Saka di ko na may babalik yan. Kailangan bayaran nyo yan. Kung hindi, tatawag ako ng polis. Kago pala to eh. Di ko pala sip-sip eh. Basta, barya-barya. Wala nga, kung dalang pera dito, diba? Wala dun ako, Eman eh. Nicoy. Gusto mo sumali sa grupo namin, di ba? Oo. Oh. 300 membership fee. Ha? Dali lang, 300! Meron ka ba? Oo, meron. Oo, ito. Paano yan, Eman? Membro talaga siya ng grupo natin? Hindi ha. Kunwari lang yun. Buti lang, tuto siya. Para! Na, oh, 500 lang. Na, galing stage yan. Bigay ng nanay ko. Na, bilhin mo na. Bago pa yan. Ilang beses ko pa lang nagagamit. Ilang beses pa lang nagamit? Bakit ang baho? Tanga, anong mabaho? Hihininga mo yung mabaho. Na kasi kumakain ng tae. Hindi na lang. Anong hindi na lang? Ano na, 500 nga eh. Masalamat ka nga. Sa inyo ko binibenta. Kung sa iba, 800 pa ang bili dito eh. Cheta na lang. Bayaran ka na. Hindi nga, 500 nga. Ang kulit mo, ha. Sige na, oh. Bili mo lang galing States yan. Galing States? Eh, local brand lang to, eh. Tingnan mo nga, oh. Made in Bulacan. Tanginan nyo, umalis nga kayo dito. Mga wala kayo pera. Sige, tanginan nyo. Tanginan nyo. Huwag mo sanang mamasamay yung sabihin ko, ha. Pero di ba lumang diskarte na yung pagsindak, tsaka yung mga paghablot ng sombrero sa bus, luma na yun, eh. Meron akong bagong plano. Bagong diskarte. Kikita tayo na malaki, sigurado ako. Higil ka nga. Manimik ka dyan, wala kang nga alam eh. Wala lang yun, practice lang yun. Oh,
Hindi nyo nabenta? Hindi, wala. Walang pera yung mga bata. Tangin na, ba't pala kinuha ko nila yung skateboard nila eh. Man, gutom na ako. Kumain na muna tayo. Malalabas lang natin pagkain na kagad nasa isip mo. Baka tayong kapera-pera anong pangkakain natin. Mangoldap na lang kasi tayo ng computer shop. Computer shop eh, wala nga pera doon. 5 pesos lang ang renta doon eh. Puro CCTV pa. Mga tol, sige na. Pagbigyan nyo ako, isang diskarte lang. Sinabi na huwag kang magmarunong eh. Alam namin ginagawa namin, matagal na namin ginagawa to. Ganito na lang, kung kumalpak yung plano ko, hindi ko na ipagpipilitan sarili ko, tanggalin nyo ako sa grupo. Walang sabi-sabi. O sige. Sige, pagbibigyan kita isang beses lang ha. Pag nagkamali ka, pag kumalpak ka, wala ka na sa grupo namin. Di akong papahiya. Anong ginagawa natin dito? Bakit tayo dito manguhulit ng pandaming tao? Baka mahuli tayo niyan. O kapag nagulpit kayo, daming-daming tayo nakakahiya. Tarantado si Nikoy eh. Alam nyo kasi, hindi na usap ang hold up yung paninindak eh. Lalo kung hindi naman natin kayang panindigan. Ha? Ba't naman nila ibibigay yung gamit nila kung di sila matatakot? Oo. Dilim lang yun lang natin. Dilituhin. Alam mo, maganda pa yon. Safe. Walang masasaktan. Ano yung babaeng yun? Bukang maayos yun na target. Subukan ko? O sige, pero pag bumalpa ka, huwag mo na kami kukulitin, ha? Tanda mo, wala na iba kukuha grupo sa'yo. Kaya kung gusto mo maging tunay na miyembro ng grupo namin, dapat makuha mo lahat gamit niya. Eh, sige, nood kayo. Malagay ko, puro kagagawa lang sa tinik ko, eh. Tinan mo, kakausapin niyo yung babae para ipigay yung bag niya. O di, hindi hold up yun, limus yun. Alpak yan, tingnan mo. Ay, pinis, pustahan tayo. Ako, sa tingin ko, magtatagumpay yan eh. Kasi nakikita ako sa kanya lahat ng senyales na magaling na hold-upper. Halo, pustahan tayo sa kwenta, oh. Renta. Okay, kasa. Paano mo yung ginawa yun, ha? Pero kung ituturo mo sa akin yun, gagawin kita kanakamay ko. Ituro mo sa akin mga nalalaman mo. Ituturo ko sa iyo mga nalalaman ko. Talaga? Oo. Ano ba nalalaman mo? Malaki talaga potential itong batang. Malaki pera kinita ko dahil sa'yo. Renta? Ay, na mo. Paano mo nagawa yun, ha? Bukod sa makinis mo mukha, matigas mo muscle, paano mo nalilang yung babae? Wala. Ano yun? Simpleng ano lang yon, hypnotism ang tawag. Walang violence, tsaka hindi kayo kailangan mabugbog. Ah, hypnotism, di putang galing talaga. Ba't ba ngayon lang kita nakilala, no? Maraming salamat sa inyo, ha. Alam nyo, pinapangako ko. Gagalingan ko pa. Siguro, isang linggo, number one tayo sa Barangay Husay. Ah, yan. Yan talaga ang gusto ko. Malamangan niya sila balot. Ano ba kung hindi na balot? Balita ko, mas magaling daw yung kay ano, Kapaing. Kalokohan. Si Kapaing pa rin ang pinakamagaling na kriminal sa Barangay Husay. Wala nang gagaling kaysa sa kanya. Mula noon, nagong ngayon. Hindi mo ba alam yon? Silang tatlo nila, ano, ni Mang Alex at ni Nung Jack. Tumitira ng bangko yan, hindi pa nahuli yan, maski isang beses. Eh, ba't ganun yung kumakalat na mas magaling daw si Balot? Shhh! Alam mo ba yung kwento nung naglalakad na Santo Niño? Oh, yung sa simbahan ng San Palok? Ah, oo. Yung umaalis sa gabi, tapos bumabalik na umagahan. Di ba naghihimala daw yun? Dinadayo yun, di ba kasi nakagamot? Ay, hindi totoo naglalakad mag-isa yun. Ninanakaw lang ng tatay yun kapag ka nalalasing. Tapos sinusoli rin pagka nahihimasmasan. Dalawang dekada niyang ginagawa yun. Ni Misa, di siya nahuli. Ganun kagaling yung tatay ko. Kaya yung sinasabi mong mas magaling si Balot, tayo na, imposible yun.
Nagpapakita ang gilis ng kay tatay yun kasi wala siya sariling tatay. Ay na, palibasa, wala siya sariling tatay kaya nakikiagaw siya. John! Yan! Hoy! Tsara! Dito na! Sabi, tara yung pagkain to. Yan, dito. Tagal-tagal ako hindi kumain ng ganito eh. Tara, awanin ko yun. Ah, sige. Kayo muna, kayo muna. Ha? Man, si Kapaeng, ano ba bagong ginagawa ngayon? Hindi ko alam. Hindi naman ako sinasama ni tatay sa mga trabaho niya. Baka sinasama lang nun yung mga nasa tuktok ng grupo. Kahit isa, wala kang alam? Wala nga. Alam mo, Nicole, para tayo mag-isip eh. Kailangan nga palitan ng mga diskarte ngayon. Meron ako naisip maganda plano. Wala pa nakakaisip nito. Ang palagi ko, ito na magiging solusyon para makahold up tayo ng marami. Mapapagam tayo multo. Multo? Oo! Magbibilis tayo multo, tapos tatakutin natin yung mga biktima hanggang sa ibigay nila yung gamit nila. Oo. Ang palagay mo, ako nakaisip nun. Hindi ba masyadong hassle na yun? Siyempre, mahirap, mabibihis pa tayo ng multo eh. Matagal yun eh. Marami pa namang ibang discard na pwede natin gawin, di ba? Kaya na, alak ko! Oh! Ay! Alak niyan! Kaya na! Oh! Yan, yan! Okay! Alam mo, Nicoy, matagal na namin pangarap na maging number one na hold-upper sa Barangay Husay. At ngayon kasama ka na namin, makakamit na namin yun. Natin. Ah, sorry. Natin. Natin. Kampay! 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 Ate, itong bayad ah, sobra na yan. Hiyaan mo na magpahinga yung mga kasama ko. Okay po, sir. Hello? Papunta na ako. Abot mo sa akin bag mo. Hindi libre to ah. May kapalit to. Oo, nabilisan mo. Baka makahalata pa eh. Huy, mamaya ah. Sige. Ba't ang tagal mo? Miss na kita. Dalo ba yung gamit ko? Thank you.
Uy. Anong problema? Hindi ba umipek yung ginawa natin kanina? Effective. Sobrang effective nga eh. Kaya lang, sobrang tanga talaga ng tatlong yun. Kahit sigurado sabihin ko may iniwala sila eh. Alam mo ba gusto nila magpanggap na multo para makapang-hold up? Ganun sila katanga. Eh, ba't mo kasi pinapagtsagaan yung tatlong yun? Kailangan kong mahuli sa akto si Kapaeng para mapakulong ko siya. Pag mapakulong ko siya, padadali yung promotion ko. Kaya kailangan kong tulungan yung tatlong yun para umangat yung grupo namin para mas magtiwala sa kanila si Kapaeng. Hindi ko alam kung paano kong gagawin yun. Uy! Tutulugan mo ako? Hindi. Nga pala, kailan mo ako matutulungan doon sa sinabi ko sa'yo? Amen. Yung sinabi ko sa'yo, kailangan ko ng pera, di ba? Para mabayaran ko na si Bajaw. Ayoko kasi umabot pa doon sa punto na pupunta pa si Roy Bulag doon sa bahay ko para maningil. Ay, bakit nakita mo? Bakit di ko miso ba kliyente mo? Hindi nga kasi sapat. Nabibilog ko nga sila, pero para sa ganong kalaking pera. Kasi manghihiram ng ganong kalaking pera eh. Eh, alam mo naman na sa akin na lang umaasong mga kapatid ko doon sa probinsya. Hindi ako papayag na maging tuso sila sa pag-aaral. Tsaka na nagpapagawa na rin ako ng bahay. Eh, laking gastos to. Up and down yun. Dahil mong problema. Buhay ko sa probinsya. Hindi mo ba kailala si Badjaw? Hindi nakakalimot yun ang utang. Nang pakusundan niya ako kay Roy Bulag sa kung saan lupalop ng Pilipinas. Baka maglagay ko sa pangalan mga kapatid ko. Hello, Marga? Oy, Mang Lino, napatawag ka. Gusto ka sanang makausap ng kaibigan ko, Dini. May mahalaga siyang sasabihin sa'yo. Tungkol ho, San. Teka, paubos na yung load ko. Call back, ha? Hello? Hello? Sino to? Utang kina naman, Mang Lino. Akala ko may papakausap ka sa akin. Ah, ikaw pala, Marga. Teka. Hello, Marga? Yes po. Eh, meron ako dining item na ginto. Mukhang mamahalin. Kaya lang eh, hindi ko lang kung saan ko ibibenta. Ba't di nyo na lang po ipasangla? Naku! Baka hindi kayang bayaran ng sanglala eh. Ang sabi ni Nino eh. Marami ka rin kilala dyan sa Maynila. Eh, baka naman pwede mo kami tulungan. Sige po ah, subukan ko. Ano po ba item? Isi-send ko na lang sa'yo sa FB. Pwede ba kitang iyan? Sige po. Oh, mokong, mokong. Hello, Didi. Tanglino. Didi. Bilis, bilis. Didi. Yan. Bleh! Umayos na kayo. Magtrabaho na tayo. Paano gagawin natin? Wala naman si Nikoy. Hindi. Basta gawin natin yung, ano, yung sinasabi niya, yung hypnotism. Ito! Kaya mo na. Bito ka na yung sinusuka ko. Hypnotism? Gigi. Man. Oh, saan ka ba galing ah? Kanina ka pa namin nahanap, bigla-bigla ka nawawala eh. Sorry, nalasing kasi ako agabi. Kaya sumakit talaga ang ulo ko. Sensya na. Si Toto. Ayun. Bata, naanto ka? Hindi ba ako? Naanto ka eh. Hindi nga eh. Humingin ka sa mata ko. Aantokin ka.
aantukin ka. Nakikita mo to? Ganda, di ba? Tingnan mo lang ng mga mata mo, ha? Yan. Hoy! Ano ba? Hindi palpak? Akala ko may effective yung hypnotism. Effective? Bumipik sa'yo, di ba? Ginagago pala tayo nito eh. Tangin na mukha ako ang tanga eh. Kung tinutukan ko ng kutsilo yung bata, nakuha yung gamit niya. O baka nagulpi ka niya? Gusto mo wasakin ko yung bit mo? Ha? Yeah, palpak na naman tayo. Akala ko naman na-asensyo na tayo eh. Ikaw ano, inuuto mo lang kami, no? Nakaskor pa tayo kagabi eh. Wala rin, inuubos din natin sa inuman. O ano ibibigyan natin dilayin siya kay tatay? Teka, ba't naubos yung pera? Ibinayaran ko yung bago umalis. Ano ikaw nagbayad? Eh, bigla ka nga nawala. Kaya yung pinang-hold up mo yun nung binayad namin. Pera ko ginamit ko, sobra-sobra pa nga eh. Hindi nga. Oo, binigay ko kay ate. Putang inang naman, putang na shit! Shit! Hypnotize niya, kaya hindi ko ilang gagana. Eh kasi gawa ko siya eh. Pandito lang natin tatlo eh. Isang tingin pa lang, hindi naman pagkakatiwalaan eh. Tama eh man, baka nga kaya ganun. Eh kanya nga, dapat gawin na natin yung pananakot. Yung magpapanggap tayong multo. Effective yun, sigurado ko. Man, baka mahirap ngayon yan. Maagap eh. Walang maniniwalang may multo sa umaga. Tanga! Eh, malamang sa gabi natin gagawin. Multo nga eh. Sigurado kayo sa gabi tayo lang, abas? Di ba delikado yan? Mga hold up tayo niyan. My loves! Kanina pa kita hinihintay! Gutom ka ba? I can order pizza and wine if you want. Bilisan na lang natin, may lakad pa ako eh. Yes! Masarap ba? Sobra. Wala nang masasarap pa. Isa pa tayo. Hindi, okay na, huwag na. Time ka na yata eh. Hindi yo. Naka-open time ako. Hindi, okay na. Pero may masalam ako na baka magustuhan mo. Ano? Tite. Tangina mo. Kadiri ka. Hindi nga kasi seryoso ako. Hindi ako pumapatol sa tite. Kahit na gold na tite. O, akala ko ayaw mo sa tite. Alam mo ba kung kaninong tite ito? Hindi ito basta-basta titi ng kung sino-sino. Ito ang matagal nang nawawalang golden phallus. Ukit ito sa titi ni Dato Puti. Inialay niya ito sa dalagang pinakamamahal niya upang yayain niya magpakasal. Pero bago dumating ang araw ng kanilang kasal, inatake sila ng mga dayuhan. Namatay si Dato Puti sa pakikipaglaban at lumikas ang dalaga, daladala ang tanging iniwan sa kanya ng Dato. Dato.
Dati puti pangalan niya. So pinangalanan siya sa suka? Pinaunang dalaga ang Golden Phallus sa lupa at namatay siya nang walang pinagsasabihan kung saan niya ito inilibing. Teka, bakit hindi nila akong ilibing lang pala? Wala namang sense ang kwento mo yun. Sa ngayon, 10 million ang halaga nito. 10 million? Saan mo nakuha ang picture na to? Eh, sinend nung kakilala kong magsasaka na hukay daw nila sa probinsya eh. Teka lang, 10 million? Oo. Pero quiet ka lang. Huwag mong sasabihin sa mga kakilala mo kung magkano ang totoong halaga nito. Bibilhin ko ito sa kanila ng 1 million at ibebenta ko ng 10 million. Huwag kang mag-alala. Bibilhin kita ng maraming mamahaling alahas. Teka lang, 10 million makukuha mo tapos bibigay mo lang sa akin alahas. Anong gusto mo? 1 million. 1 million? Oh, grabe ka. Oh, grabe naman. Eh kung ibebenta mo naman pala ng 10 million, eh di may 9 million ka pa, di ba? Eh kung ayaw mo, eh di maghanap na lang ako ng bagong buyer. Hindi, sige. Sa'yo ng 1 million. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Makakarating ba sila sa isang araw? Sabihin ko. Yes! Mayaman na tayo, my love! Mayaman na tayo! Hello? Yes. I will need 1 million pesos this Wednesday. Pakiready na lang. I will get it at 2 p.m. Thank you. Okay na po kayo, sir? Pa. Anak na! Ano nangyari? Kuya, bakit sila babag ka? Ayaw ko dyan, sir. Alam, ayaw ko dyan. Di ko naman tinamaan yan. Sira ulo ang puta. Kuya, wag ka lang babangga! Nay. Ah! Bahala ka. Gusto mo bang mamatay sa gutom? Chicharon? Nay naman eh. Di ba bawal sa inyo yan? Naku! Oo nga pala. Nawala sa isip ko. Hindi pa kami pinapasweldo ng amo ko eh. Balikan na lang next week. Aling nene, kamusta? Blooming ah. Iba yung narinig ko eh. Balita ko ang laki na natalo mo sa tongit yung isang araw. Baka naman pwedeng sabihin mo kay Bajaw next week na lang ako magbabayad. Walang-wala talaga ako ngayon eh. Nakita naman yung nanay ko oh. Maluba yung lagay. Wala na lang pamili ng gamot. Yung nanay mo, masamanda mo yan. Matagal pa yan. Ikaw, kapag hindi ka nakabayad kay Bajaw, baka mauna ka pa sa nanay mo. Next week na lang. Sige na, promise. Magbabayad ako. Bakit hindi ikaw mismo magsabi kay Bajaw? Total, kinukumbida ka naman niya sa talya. Ngayon? Ako, hindi talaga pwede. Walang kasama nanay ko. Eh, kung gusto mo, bumunta ka kay Bajaw. Sasamahan ko na ng nanay mo. Akala ng karamihan ay kaya tinawag na bulag si Roy ay dahil bulag ang isang niyang mata. Pero ang totoong dahilan kung bakit siya tinawag ng bulag ay dahil binubulag niya ang mga hindi nakakabayad kay Bajaw. Nay, alis muna ako. Bye, aling nene. Mamang, gutom na ako. Saan tayo kakain? Kakain? Ba't may pambili ka ng pagkain? Wala nga tayong kinita dahil palpak yung diskarte mo eh. Alam mo, dapat ginawa mo, nagpasagasa ka na lang tuluyan para mas makatotohanan pa. Ayos ah. Parang nakaskor ka dun sa bata. Palpak nila mo yung diskarte mo eh.
Bata nga lang, hindi mo pa naloko eh. Balik ako kayo ha. Sakit ang tiyan ko eh. Banyo lang ako. Man, alis na tayo dito. Wala mo tayong pambili dito eh. Saka rin din natin kumain. Tsaka mag-gusto ko kumain yun yung tinola. Yung marami sayote. Sayote? Di ba papaya nilalagay sa tinola? Papaya? Sa tinola? Kadiri ang diputa. Tango. Nilalagay lang ang sayote sa tinola kapag walang pambiling papaya. Bata pa ako, ganun ang ginagawa ni Mama. Eh, tanga pala ng Mama mo eh. Naglalagay ng pruta sa ulam niyo eh. Nabat ba ako nasama pa niyong dalawa para sa iyong palpak? Hindi tayo makakain ng masarap kasi wala tayong pera. Kailangan natin makaisip ng bago, yung di inaasahan ng tao. Yung wala pa nakakaisip, dapat nakakatakot. Ayun nyo kasi makinig sa akin eh. Dapat gawin na natin yung plano ko eh. Alin yung magiging multo tayo? Oo. Bakit wala namang mawawala sa atin eh? Wala namang gumagana eh. Ay! Oh. Hi, Nicole. Oh, bakit? Sungit, di ba pwedeng mamiss ng tao? Sige na, tumatay ako eh. Bakit ba wala ka naman sa mood? Paano yung tatlong kasama ko, napakatanga talaga eh. Talagang wala akong mapapala eh. Alam mo, meron kong alam na makakatulong sa'yo. Ano yun? Naalala mo si Mr. Santos? Sa Miyerkules, may bibilhin siyang mamahaling item sa grupo ng magsasaka. Okay. Baka pwede niyong hold the pin ng grupo niyo. Sa inyo na lang yung pera, akin na lang yung item. Hoy, Marga. Baka nakakalimutan mo pulis ang kausap mo, ha? Malaman-laman kung kasabot ka sa mga ganyang racket. Pag nahuli ka, hindi kita sasaluhin. Eh, ikaw bahala. Sinusubukan ko lang naman makatulong. 1,000,000 din yun eh. Malay mo, yun yung makatulong para sa mission mo. O, paniloko mo. Gusto mo lang yung item. Ano ba yun? Ay, antik lang. Bibenta ko lang din. Inis ko kasi, kailangan ko ng pera. Kailangan mo ng hold up. Eh, panalo tayo pareho. Sige na. Baka hinahanap na ako nung tatlong taong kasama ko, baka nung ginagawa. Sige na. Pasensya na, talaga sumakitsan ko eh. Pero ang dami kong nabawas eh. Gutom na ako. Tara, saan tayo kain? Wala nga ang pambili. Huwag ka mag-alala, nakadiskarte naman yung Scarlo. Ayan oh. Huwag ka mag-alala, Nicoy. Huling araw na to ng pagiging pulubi natin. Bukas sa bukas, kasi mo gusto kong kain, kakain tayo. Talaga, may plano ka? May naisip ako, kikita tayo ng malaki ngayong gabi. Na-replay ko lang nga eh. Na-imagine ko lang sa utak ko kung ano mangyayari. Magiging alam ba tayo? Kaya itong hold up na to, magiging pinakamalupit na hold up sa kasaysayan ng hold up. Okay. Oh. Busog ako? Alam mo, nakakailang tasa ako ng kape sa isang araw? Dami. Kaya naman halos 2 oras lang ang tulog ko gabi-gabi. Sabihin mo, bakit hindi ako magbawas ng kape? Siguro, kasi gustong-gusto ko. Alam mo, sa totoo lang, ayoko talaga ng kape. Tangin ang payet. Napupuyat ako hindi dahil sa sobrang pag-inom ko ng kape. Talagang,
sinosobrahan ko ang kape kasi ayokong makatulog. Kasi naman pag natutulog ako, nakikita ko yung mga taong pinatay ko o pinapatay ko. Nakikita ko sila sa aking panaginip. Nakikita ko silang pumabangon sila sa hukay. Inaagnas ang kanilang mga balat. Naglalaway sila na parang mga asong ulol na handa akong sagpangin. Lahat sila nakapaligid sa akin. Kahit saan ako magpunta, kahit saan ako tumakbo, kitang-kita ko sila, nakapaligid sila sa akin. Diba, Jow? Kung huwag na lang kaya kayo pumatay. Uy, huwag kang mag-alala. Kita papatayin. Ayoko nang dagdagan yung mga taong kaaway ko sa panaginip ko. Pinabubulag ko na lang kay Roy yung mga taong may atraso sa akin. Anyway, pera ko. Ayun na nga. Badyaw, ihingi sana ako ng palugit eh. Ito naman. Nung nanghiram ka sa akin ng pera, sabi mo, kailangan mo kasi nasa ospital nanay mo, ipapagamot mo. Ako naman, pinahiram kita kaagad. Pero nabalitaan ko, pinangsugal mo lang. Tapos ngayon, hihingi-hingi ka ng palugit. Isang linggo lang, promise. Ano nga bang magagawa ko kung wala kang pambayad, di ba? Oh, teka! Magkakaroon naman lang ang pera ang ako! Dodoblein ko yung bayad! Ano? Dodoblein ko yung bayad! Triple. Triplein mo ang bayad. Kasi pagka hindi ka nakabayad ng utang mo, ipadudukot ko yung dalawang mata mo kay Roy. At pati na rin yung mata ng nanay mo. Pero yung sa nanay mo, isa lang muna. Kasi gusto kong makita niya kung paano ka nahihirapan. Liwanag! Sabi niyang gamit mo, kundi kakainin kita. Bata, ibigay mo sa amin yung gamit mo, kundi kakainin kita. Man, huwag mo na masyado isipin yun. Bawi na lang tayo next time. Ito kasi si Carlo eh. Pati mo, sinunggaban yung bata para hindi nakatakbo. Eh, ang hirap yan makakita dito sa costume ko. Ikaw, ba't di mo hinabol? Paano ko habol, Lin?
Saan ka nakakita ng white lady na tumatakbo? Ayaw ka na? Naman? Ayaw ka na. Tigilan natin to. Ano ibig mo sabihin? Naman. 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 Sarap ba? Relax lang. Ang dami mong lamig sa balikat. Stress yan. Lagi mo na. Lagi mo na. Oh, sa'yo na yan, oh. Kapeng. To, Cholo. Napasyal ka. Musa nanay mo? Ayun o. Nanay ko pa rin. Eh, Kapeng. Kailangan ko sana ng tulong niyo. Bukas sasamahan ko yung amo ko sa bangko. Mag-withdraw ko kami. Tapos sadali namin sa warehouse. Meron siya kikitain doon. Meron siya bibili na item. Okay. Kailangan ko hong hold up niyo kami bago kami makarating yung warehouse. Mabahabang bayayo yun, kaya marami kayong oras para makasembo. 50-50 tayo. Magkano ba wi-withdrawin ang amo mo? 1,000,000. Kailan yan? Oh, itawan mo yan. Ikaw naman. Magpakita ka naman ng konting respeto sa babae, hindi naman siguro tatakbo yan. Di ba, Marga? Pera ko. Ala pa ba, Joey? Alam mo naman siguro ginagawa ko sa taong hindi niya kababayad ng utang sa tamang oras, di ba? Baka pwede mo naman akong bigyan ng balungit, Bajaw. Sa susunod na linggo, promise. Promise, promise. Puro na lang kayo promise. Lagi na lang kayo ganyan. Vlog. Wait, meron akong impormasyon. Saglit. Meron akong impormasyon na siguradong magiging interesado ka. Okay. Anong impormasyon? May alam akong isang bentahan na magaganap bukas ng hapon. May isang grupo ng mga magsasaka na magbebenta ng isang item sa kaibigan kong negosyante. Anong item? Rebulto siya ng titin tatu puti. Tingin mo talaga magiging interesado ako sa titin ni Dato Puti? Sige na. Bulag. 10,000,000 halaga niya! Andali, andali. 10,000,000? Oo. Oh. Ang tawag nila sa item na to ay Golden Palos. Gawa ito sa purong ginto. Pero 1,000,000 lang ibibigay nung kaibigan ko sa mga magsasaka kasi hindi naman talaga nila alam yung tunay na presyo eh. Gusto ko ng porsyento. Yung mata mo yung porsyento. Sabi mo sa akin yung impormasyon. Hindi ko kukunin yung mata mo. Kahit 5%? Zero. Sabi mo sa akin kung kailan at saan pagkatapos quits tayo. Pero huwag ka na rin magpapakita sa akin kahit kailan, maliwanag. So, saan? Anong oras? Bukas. Alas 2, yung medyo ng hapon dun sa lumang warehouse may Sampaloc. Salamat.
Bulag. Tawagin mo si Badak. Man! Man, tara, isaw tayo, man! Eh, man! Eman! 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 Magpahinga ka na muna ngayon, ha? Huwag ka nang lumabas. Masyadong mainit. Pag nagutom ka, may pagkain doon sa baba. Alis lang muna ako. May trabaho kami ni Onyo. Hindi na ako nag-iusin. Sabi kasi ni Eman, sama daw sa kalusugan yan eh. Arte ng liputa, alam mo, nanay. Nangyari na ba ito dati? Biglang umayo si Eman. Kaya nga, hindi ako makapaniwala eh. Kahit pinagtatawanan kami dito, kahit na lagi kaming palpak, never na sumuko yan si Eman. Si Carlo, si puta, duwag yun eh. Wala naman talaga sa puso nun yung pagiging holdapper. Pero si Eman, best friend ko niya, maliit pa lang kami. Siya yung pinakadeterminadong taong kilala ko. Kayod lang yun ang kayod para maging kagaya ng tatay niya. Yun talaga ang pangarap ni Eman. Ang maipagmalaki siya ni Kapain. Eman! 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 Man! Man, meron akong racket para sa atin. Meron kasi nagbigay sa akin ng impormasyon. Meron daw negosyante makikipagkita sa grupo na magsasaka para bumili ng isang item. 1,000,000 agad ang kikitain natin. Pwede natin silang hold upin. Ano? Gawin na natin. Tsaka kayang-kaya natin yun. Negosyante lang yun. Tsaka mga magsasaka. Di ba? Man. Alam mo, man, meron akong kilalang isang singer na taga Quezon City. Lagi siyang pinagtatawanan kasi boses kiki siya eh. Lahat ng singing contest sa sinalihan niya sa mga barangay, lagi siyang natatalo. Kasi nga, kakaiba yung boses niya. Nagtatawanan siya ng mga tao. Pero alam mo, hindi siya sumuko. Patuloy pa rin siyang nagpursige. Kasi ang gusto lang naman niya, maging napakagaling na singer. At ginamit niya yung kakaiba niyang boses para makilala siya sa sarili niyang style. At ngayon, kilala na siya bilang isa sa pinakamagaling na singer sa kasaysayan ng Pilipinas. Si L.A. Lopez. Ako ay nagbalik sa init ng iyong yakap, parang ibong sabik sa isang tugad. Nadanas kong lungkot, nang kita'y aking iwan na di pa dinaras ng sino man. Ako ay na
at muli kang nasilayan. Hindi na ako muli panglilisan dahil kung ikaw ang yakap ko, parang yakap ko ang langit at yakap ko na di iyong ngiti. Kailan ba yung racket na yan? Yun? Mamaya, sa Sampaloc, man. Big time to. Sigurado pag nakuha natin to, number one agad. 1,000,000, one time, big time lang. O, sige, sige. Pero putahan muna natin sila Toto tsaka si Carlo, ah. Kasi palagay ko, kailangan kong mag-sorry sa kanila, eh. Hindi na kailangan. Oh, makinig kayo ha. Ito ang plano natin. Easy money! Tayo to, di ba? Oo. Oh. Ano ito? Ayaw mo ko, chinelas, Mini, ah. Ano? Game na? Kaya ko mga magsasaka. Tangan ng mga ayon pa ito, eh. Ayun ang sabi sa akin, eh. Man, masama ako tungko dito. Uwi na tayo. Delikado to, eh. Tara na. Baka pa. Nandito lang tayo, yaka pa mababaklang. Tsaka hindi ako papayag na pumalpak lang naman tayo. Ito na tamang pagkakataon para patunayan natin ng mga tunay tayong hultapin. Narinig mo na ba yung kwento ni Boy Bastos? Di ba? Isang gabi, si Boy Bastos pumasok sa kwarto ng nanay niya. Tapos makita niyo yung nanay niya nakahubo at nakabuka ka. Tapos tanong niya dun sa nanay niya, Nay, ano po yung nasa gitna ng hita mo? Siyempre na, napaisip yung nanay niya. Ayaw niya mamadubihin yung isip ni Boy Bastos eh. Sabi ng nanay, ito iho, kwan ito, sugat. Sabi ni Boy Bastos. Tang inang sugat yan, no? Sakto pa sa puke. Inang sugat yan, sakto pa na. Saan ba natin titirahin to? Doon na, sa warehouse. Oh! Kala ko usapan yun ni Cholo bago dumating ng warehouse. Isipin mo, pag sa warehouse natin sila tinira, makukuha natin yung pera, makukuha pa natin yung item. Doble ang kita natin. Dala mo? Eh, wala naman kaming baril eh. Wala kang ibang dala? Meron! Karet? Ayun na. Ready kayo ha? Ikaw boss, Mr. Santos? Ako nga. Teka, di ba sila balot dyan? Anong ginagawa niyan dito? Eh, paano ako makakasiguro na ikaw nga si Mr. Santos? Nasaan ang pera? Nasaan ang titi? Pero muna, bago titi. Okay. Relax ka lang. Pakita mo yung pera. Anin? Ah,
ayos. Ano yung atin? Bakit? Paano? Mag-iingat kayo, ha? Maraming hold-upper dito sa Maynila. Salamat. Ano magagawin natin? Manuwi na lang tayo. Ano uwi? Andito na tayo. Hanggap na bakla. Eh, halimutan na natin yung atin. Buloy na lang natin yung mga magsasaka, tutal na sa kanila naman yung mga pera. Antay lang tayong tiyempo. Hindi, hindi pwede. Kailangan ko yung item. Yun yung pangako ko sa kausap ko eh, kanya yung item. Eh, yung gusto mong gawin ko ay nakaibalot na, di ba? Wala na tayong magagawa doon. Tara tayo! Tara! Ganito na lang, sundan niyo yung mga magsasaka. Ako, susundan ko si Balot. Anong gagawin mo sa kanila? Hold upin mo si Balot? Tanga. Hindi, bahala na. Fichempo ko. Eh, sigurado naman ako ang punta nila sa kuweba eh. Kailangan ko lang maunahan sila. Oo, sige, sige. Tama. Malayo pa ba, Cholo? Ah, sir. Malapit na po. Ka lang! Susundan namin sila sa loob! Ang tingnan ito! Babayaan mo lang! Kailangan mo ba ito? Yan! Para hindi ka mapagbintangan! Oh! Tinga! Tinga! Huwag niya yan! Ano kaya sa palagay mo bibili nila? Drugs? Palagay ko, hindi. Hindi naman mukhang adik itong amo ni Cholo. Mukha ngang pastor eh. Paano kung drugs ka? Eh, pag ganun, yung pera lang ang kukunin natin. Ayoko sa drugs. Masama yun. Oh, malayo na to. Kumbahin mo tayo dito. Ma'am? Ang problema ay hindi ko. Bibilis kayo minan, kailang magpala. Ayaw ba natin? Ang dami natin pera na natin yan! Kung uubusin sa lampanon yung pera mo, ha? Ngayon lang nakakita yung 1,000 sa buong buhay ko! Ang guwapo pala ni Big Soto, nang bata pa siya, ano? Ha? Teka, teka, teka. Ito, umunyo muna doon, oh. Diyan, 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 diyan. Patiin, patiin! Marga. Sinetap tayo ni Marga. Ito ang gagawin natin, man. Hindi ko muna yung napagsapan. Utang ina! Sabi ko na nga ba eh! Hindi mapagkakatugulan ang pupuklihan! Maniwablo mo, pare! Alam ko kung siya nakatira ang puta na yan! Babalatang ko siya ng buhay at bubudburan ko ng asin hanggang siya sasabihin niya kung niya saan ang pera natin! Sandali, sandali, sandali! Sige, tara, tara. Mano, tayo mo kami, ha? Teka, teka, teka. Balik, balik, balik. Balik. Sinipot. So, paano ngayon?
to original plan na lang. Ibaba yung mga baril. Sipain nyo rito. Pag-iabot ng bag. Ang tagal! Thank you. Marga, sir. No, this can't be. There must be another explanation. Sir, baka nakakalimutan mo. Criminal si Marga. Isipin mo, sir. Sinet up ka niya. Papatayin ko siya! Papatayin ko siya! Galagan yan! Sir! Susubukan ko sana kayong balaan eh. Salamat sana ako! Pakialam! Magmaneho ka! Sige po, saan po tayo? Kay Marga! Diyan siya sa second floor. Huwag ka mag-alala, kare. Makukuha natin ang pera natin. Tos, 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 tos.
Carlo, Carlo. Ikaw nga. Tira mo. Hello? Asan na kayo? Bakit ang tagal mo sumagot? Relax ka lang. Ano ka ba? Pabalik na kami sa kuweba. Punta mo na lang kami doon. Utang mo na mamaga! Sabihin mo na ako ng salita at papatay na kita ng arep ka! Ano sabi mo rin? Tanggalin mo ang busan! Alam ko lang, saan yung pera? Pati na rin yung revolta ko kaya, please, please, samahan ko kayong ginawa ko patay, please. Nasaan boss mo? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badyaw. Malis. Eh, si Bulag? Malis din. Uy, teka, teka. Saan ang punta? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badyaw. Hindi ko alam eh. Eh, si Bulag? Hindi ko rin alam eh. Anong oras umalis? Sino? Si Badyaw o si Bulag? Si Badyaw nga! Hindi ko alam eh. Eh, si Bulag? Hindi ko rin alam eh. Sige, sige. Abangan na lang namin sa loob. Sino? Si Badyaw o si Bulag? Tangina! Uy! Anong bahala! Tangina na nangyayari. Hello, Badyaw. May problema tayo. Nandito si Kapaeng. Mukhang walang balak ibigay sa'yo ni Balot ang item. Si Paeng? Oh, may bisita pala tayo, ah.
Bajaw! Anong may paglilingkod ko sa'yo? Kumusta, Paeng? Bis na bis, ah. Saan galing? Trabaho? Ay, hindi! Namasyal lang kami ni Onyok sa mall. Retired na ako. Anong trabaho? Ito naman. Hindi nang alam ko eh, pero iba dinig ko. Yung barel, ibigay niyo sa akin. Ops! Ops! Dahan-dahan. Onyok yung bag. Ibato mo rin. Ibato mo dito. Yan! Nasaan yung titi? Ano? Ano titi? Yung golden talos. Kung ano man tawag mo doon yung item. Palos? Ano yun? Bulag. Kunin mo yung bag. Kayong dalawa. Upo. Wala sa inyo ang titi. Wala akong alam. Ano titi? Wala akong alam sa sinasabi mo. Bibale, hintayin natin si Balot mamaya. Bulag, talian yan. Yama ng talo. Tagina. Excited na ako ihampas yung pera sa mukha nila, Balot. Ay, tagina. Yung Balot na yan, sinasabi ko siya pag... Siya sabi ko sa inyo. Saan ba tayo? Ba't dito tayo duman? Teka, nakuha ba nila Nikoy yung item? Sigurado yun! Kahit na si Balut pa yung putangin na magmagaling si Nikoy. Oo. Nakikita ko may sarili ko sa kanya eh. Ah! Kung hindi dahil sa kanya, hindi natin magagawa tong racket na to. Tama, tama. Nasaan na yun? Ang alin? Yung bag ng pera! Nawawala! May kumura! Isip mo pa yun? Eh, puro peking pera ang lapon nun. Pero huwag kang mag-alala mo ako. Dadalhin tayo ni Marga kung nasaan ang pera. Hali! Marga! Oo, oo, oo. Saglit, Tigel, dito. Dito niyo makukuha yung pera pati na rin yung rebuto ng Golden Palace. Pakuulan niyo na ako. Sige na, please. Hindi kita makakawalan agad hindi ko nakikita ang pera ko. Na rin lang eh. Opo ka na rin. Tangina, talagang kakaibang conspiracy to eh, no? Pinagkakaisahan niyo akong lahat. Padyaw, ayan na yung pera. Nakuha mo na 1,000,000, no? Di uwi mo na. Wala na mga awat sa'yo. Wala akong pakialam sa pera na yan. Gusto ko, titi. I mean, yung golden talos, yung item na titi.
Ano ba yan talaga? Hindi ko alam eh. Palos-palos. Wala kaming alam. Alam mo, Paeng, akala mo talaga mas matalino ka sa akin eh, no? Akala mo may isahan mo ako. Tumahimik ka na lang dyan. No? Tayo na nangyari. Ito na ba yung anak mong kulang-kulang, ha, Paeng? Laki na. Da! Iman, kapare, anong bag natin, oh? Oo nga. Psst! Huwag kayo maingay. Vlog, kano yung bag? Akin na yung bag. Tok! Namin yan. Huwag nyo nang bilangin. 1,000,000 yan. Eman, hindi. 1,000,000 nga. 1,000,000 play money, oh. Bulay, isoli mo to sa kanila. Baka kailanganin nila mamaya pag naglaro sila ng hold up-an. Bajaw, tama na yan. Talagang alamat ang katangahan ninyo. Akala ko, kwento-kwento lang. Totoo pa na. Tama na yan, Bajaw. Saan pa pinaglihin ng asawa mo yung anak mo, ha, Paeng? Ah, anong droga pa pinagtitira noon nung pinagbubuntis niya yan? Siguro, pinaglihin sa droga, ano? Bajaw! Utang ina mo, Bajaw! Siguraduhin mo, hindi ako makakalabas ng buhay dito. Kundi ako mismo ang papatay sa'yo. Utang ina mo! Hintayin nating lahat eh, no? May dala ng ginto. Ano? Akala nyo talaga mas matalino kayo sa akin, ano? Ano ibig sabihin nito, Bajaw? Tigil ka na. Bukay ka na eh, maang-maangang ka pa. Tinarantado mo ako. Tinarantado nyo akong lahat. Bajaw! Ako wala talaga akong alam sa sinasabi mo. Tumigil ka, Paeng! Tumigil ka! Bajaw! Huwag kang bubunot! Ibaba mo yung baril mo! Ikaw! Ibibigay mo ba sa akin yung item o pasasabugin ko ang bungo ng tatay-tatayan mo sa harap mo? Namang sorpresa ngayong gabi, ha? Ano to? Wow, mali. Lakas din naman ng loob mo, bata, no? Ikaw na bagitong pulis laban sa aming mga kriminal sa loob ng Barangay Husay. Kabinet ka pa nang galing, ha? Hindi ako kriminal, ha? Isa ka pa, tumahimik ka! Babaan yung mga baril nyo! Arestado kayo! Tang na mo, Nikoy! Rider ka! Kala ko ba, dikits mo kami? Naglaruan mo lang puso ko! Tinira mo ako patalikod! Kay! Tapos mga baril nyo! Thank you.
Tay? Tay. Kala tumawag ka, bulat siya! Tay. Huwag na. Tay, huwag na. Huwag naman, Tay. Eman, makinig ka sa akin. Proud ako sa iyo, anak. Proud na proud ako sa iyo. Totoo yung lagi kong sinasabi sa iyo. Na iba ka sa lahat. Angat ka sa kanila dahil ikaw, anak, eh. Kaisa-isa kong anak. Pero please, huwag ka nang magpapanggap na multo pag nang-hold up ka 2018 na wala nang matatakot sa multo, anak. Pero maganda yung ideya mo. Dahil kakaiba at ikaw lang ang nakaisip. Pero ang importante, anak, huwag mo kalilimutan. Ang kasangkapang pinaka-importante sa pang-hold up, takot. Kailangan yung mga hinuhold up mo natatakot sa iyo. Anak, anak, may regalo ako sa iyo. Kunin mo na lang dun sa sasakyan. Malalaman mo kung ano yun kasi sinurad ko yung pangalan mo. Anak, patawarin mo ako kung nagkulang ako sa'yo, ha? Gusto ko lang magkaroon ka ng sariling pangalan bilang magaling na hold up pero hindi laging nakakulong sa kanino mo. Maganda yung ginagawa mo. Hindi mo iniiwan sa ere ang mga kaibigan mo kahit nakatanga sila. Pero ikaw na, hindi ka tanga. Alam ko, magiging magaling kang hold-upper. Mas magaling pa kesa sa... kesa... Tay. Tay, gising, Tay. Tay, gising. Ay, huwag, Tay. Tay, gising. Tay, huwag. Eman, I'm sorry. Umalis ka na, hindi ko eh. Baka buta ka pa rin ibang grupo dito, hindi ka makalabas sa buhay dito. Umalis ka na, huwag ka na magpapakita kahit kailan, ha? Ikaw pa yung dapat to. Sa'yo na lang. Kung may bala kayong balikan si Bajaw, huwag kayong matakot. Hindi niya kayo papatayin. Hindi niya kaya. Sobrahan niya ata ng panonood ng pelikula. Akala niya magiging zombie lahat ng pinapatay niya. Pabalikan siya. Kilala mo? Swerte pa rin ni Kapayeng, no? Kahit sa hukay,
Tinamahan pa rin siya ng dalawang tapat sa kanya. Saan yung ibang grupo? Baka natatakot eh, man. Alam mo naman, mainit pa. Si Nikoy. Anong ginagawa mo dito? Ha? Huwag kang mag-alala. Wala na si Tatay. Buwag na lahat ang grupo sa Barangay Husay. Hindi na rin kami magiging kriminal. Tsaka mukhang na-promote ka na naman. Ano pa kailangan mo sa amin? Gusto ko na magpaalam na maayos. Eh man, di ko gusto nangyari. Hindi ko rin ginusto na mamatay ang tatay mo. Ang harap ko lang na maging magaling na pulis eh. Nakuha mo na yung gusto mo. Na-promote ka na. Malis ka na. Yaan mo muna kami magluksa. Sana hindi na magkus mga landas natin. Sana nga. Paalam, Eman. Man, relo ko. Ha? Nikoy! Ingat ka. Anong nagawin natin eh, man? Hindi na tayo mong hold up. Ba't ba't tayo mong hold up? Marami man lang tayong pera. Ay, sino ba nagsabi sa inyo titigil tayo sa pang-hold up? Ikaw, sinabi mo kay Nikoy kanina. Okay lang din. Tanggapin natin na wala talaga tayong pag-asang maging hold up eh. Ako, mag-apply na lang akong call center. Hindi totoo yun, Carlo. Sinabi ko lang yun kasi pulis si Nikoy eh. Alam ko naman sabihin ko, na-hold-upper pa rin tayo. Oh. Hindi tayo titigil. Hindi ako papayag na masira ang pangalan ng Barangay Husay. Pagpapatuloy natin yung sinimulan ng tatay ko, pinaghirapan niya yun eh. Bubuoyin natin yung organisasyon, tapos tayo magiging leader. Hindi man, kung anong gusto mo, doon ako. Alam mo naman yun eh. Okay sana kung si Badyaw ang hold upin natin. Doon, naganahan ako. Hindi po, ta ako rin. May plano ako. Ugh!
Hoy! Grabe na yung diamante ito! Lagay mo na lahat dyan. May maiwan ka dyan, Carlo, ha? Kikita ka pa dyan, Iman? Ano to? Tite, di puta!